Umaga, tanghali, hapon, at gabi po sa inyong lahat. Ako po ang inyong artistang dentista, si Dr. Rosana Hover. Ngayon po, pag-uusapan natin, ano po ba ang mga mouthwashes na makakatulong sa inyo sa panahon ng COVID pandemic? Ngayon po, maraming mga tao po ang medyo ninenervyos dahil nagkaka-surge po tayo. At hindi nila alam kung paano i-manage ang infection na ito. Now, bilang dentista po, siguro sa aking, in my own little way, I may be able to help you manage dito po sa parte ng bibig. Ano po ang muna ang COVID pandemic? Ang COVID, coronavirus disease 2019, ay isa pong viral infection na ang microorganism, infectious microorganism na po nito, na nag-cause nito ay ang SARS-CoV-2. Ano po yung SARS-CoV-2? Ang SARS-CoV-2 ay ang Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Kwento ko lang po, mabilis lang ito ha, paano siya pumapasok sa ating katawan. Dalawang routes po yun. Ano po ba yung tinatakpan ng face mask natin? Itong ilong at itong bibig. Ito pong bibig. Okay, ito pong SARS-CoV-2 ay pagpasok po sa ating, let's say, bibig po ano. Meron po kasi tayo mga protein receptors, main protein receptors na nagtatawag na ito po yung nakaka-attract sa coronavirus na ito. Tapos meron po dito sa atin na protein receptors known as ACE2. Ito po yung angiotensin converting enzyme 2. Okay. Yun po para silang mga cell sites. Nakikita ito ng virus. At pag nakita itong ACE2 na to, dumidikit itong coronavirus na to, para po sila, itong protein receptors na ito, sila po ang pathway kung paano nakakapasok sa mga cells ang virus. Okay, now, bakit importante sa dentista? Either dito or dito lang papasok. Okay, saan po nakikita ang ACE2 protein receptors? Dito po sa lips, dito sa tongue, dito po sa gums, dito po sa may salivary glands, dyan po sa oropharynx, at dito po sa palate, sa ngalangala. Sinasabi po nila, maraming mga pag-aaral, na ang tao na may poor oral hygiene ay may maraming ACE2. Okay, ano na naman po ang another dental implication nito? Okay, ang mouth is one of the dirtiest part of the body aside from the hands. Colony of microorganisms ito. Now, pag pinasok na po ng virus, ng coronavirus ang bibig natin, ano? Pag pinasok, ang immune system natin bumababa. Sinasabi rin po sa mga pag-aaral na pag madumi ang bibig, tapos may ongoing inflammation inside the mouth, either periodontal infection or inflammation po, anong nangyayari? Yung mga pathologic, opportunistic bacteria na nandito po sa bibig, bumaba ang immune system ng tao, itong pong bacteria, sasama na rin po from the mouth, it travels to the lungs. Ano po ang nangyayari? Aside na meron ka ng COVID infection, meron ka pang bacterial infection. Now, ito na po, babalik na tayo. Paano ako makakatulong sa inyo? Ano po ba ang mga mouthwash na makakatulong na ma-prevent, mabawasan ang mikrobyo sa ating bibig? Okay, there are many mouthwashes or mouth rinses na maaari ko po sa inyong ikwento. But for the purpose of focusing itong COVID pandemic pong ito, there are only 3 mouthwashes that I can recommend to you that can help you manage ito pong infection dito po sa entry point ng ating bibig. Okay? Yung natural, which is salt. Second, the organic, which is virgin coconut oil. And the third, the medicated one, which is the active ingredient is chlorhexidine. Una po ay ang salt solution. Ang salt po, or ang sodium chloride, or ang asin, is natural. Wala po itong chemical content. This is very safe. Madali po itong makita sa kahit sa ang household, lahat ng bahay may asin. Madali pong gawin.
madaling-madaling gawin. Pwede po ito sa mga bata. Pwede ipangmumug ng mga bata at pwede rin sa mga matatanda. Okay, so how do we make the salt solution po? Pwede kayong gumamit ng rock salt, pwede pong iodized salt, pwede pong sea salt. Any salt po na nasa bahay ninyo. Okay, half teaspoon of asin, half cup water na medyo mainit-init, no? Para po matunaw agad. And then you rinse it. Rinse, isa una, 30 seconds, spit it out. Again, spit it out. Okay, bakit po importante ito? Pag may COVID infection ng isang tao, normally po, nagda-dry ang mouth niyan. Meron din po yung mga ulcers o parang mga singaw or sugat. Ang salt po, since wala siyang alcohol content, walang chemical content po, ay nare-relieve niya po yung mga sugat ninyo brought about by the infection. Nare-relieve niya yung mga ulcers po doon na hindi na masyado masakit. Nalilinisan pa niya po yung sugat na yun. Also, pag may COVID infection, syempre, maano yung lalamunan, no? Makate o masakit. Ang salt solution, nakaka-relieve din po ito ng sakit sa lalamunan. Okay, now, ano naman po ang naitutulong ng salt solution sa ating ngipin, no? Sa inside the mouth. Okay, sa pag-aaral po, ang salt is basic in nature, eh. It's basic in nature. Ang pH po niya is above 7. Ibig sabihin, pag ikaw ay may sakit, ikaw ay may infection, ang bibig niyo po is very, very acidic. Pag punong-puno ng mikrobyo po yan. Okay, very acidic. Now, itong salt solution po, since siya po ay alkaline in nature, alkaline ang kanyang pH, pag minumog niyo po iyan, nanuneutralize, nawawala po ang acidity ng inyong bibig. Okay, ano po ang implication niyan? Ang mga mikrobyo, sila ay nabubuhay. Sila ay dumadami kung may acidic environment. Now, pag minumog mo yung salt solution, alkaline in nature, ano pong nangyayari? Nagubuto mga mikrobyo, hindi sila dadami, mamamatay po sila. Yun po ang tulong ng salt solution. Ang another type of mouthwash or mouth rinse po na marerecommend ako po sa inyo ay ang virgin coconut oil. Ako ay isang true believer ng virgin coconut oil. Una po, medium chain fatty acid ito. Hindi ito masama sa katawan, yung katulad ng mga ibang mga long chain fatty acid. Second, marami po tayong matutulungan because in the tropical countries, coconut is a big product, no? At sa Philippines po, maraming mga magsasaka ang matutulungan po natin. Virgin coconut oil po, it contains about 40 to 50% lauric acid. What is lauric acid, no? Ang lauric acid po ay merong anti-inflammatory and antimicrobial properties. Proven na po yan. Marami pong pag-aaral na lumalabas, not only in the Philippines, but outside, na meron siyang antimicrobial. Ibig sabihin, antibacterial, antiviral, antifungal, anti-yeast. Pag ikaw may infection sa bibig, you're prone to, marami yan. May bacteria, may yeast, may virus. Ito po, pag ikaw ay infected ng COVID, yun nga po, no? Meron kang mga putok-putok inside, dry mouth, wala kang masyadong panglasa. Pag ang virgin coconut oil po, hindi na naman nai-irritate yung mga singaw-singaw po ninyo at nare-relieve. Nare-relieve po sila, nalilinisan pa dahil sila ay antimicrobial. And together, nandun din po ang antimicrobial properties. Nagiging effective din po ito. Now, how do we use the virgin coconut oil? Gulp lang po. Kung ano lang kasya sa bibig, 30 seconds. Kalat nyo po. Kalat, especially on the throat, and you spit it out. Bakit po maganda ito? Dahil oil-based siya, hindi po ito madaling malusaw sa bibig. Yung pag, syempre, di ba, pag nagkalaway ka na, parang nawawala na. Ito hindi, oil-based po kasi. So it will linger there,
didikit siya sa mga gums ninyo, and it will release its antimicrobial effect also. E may pag-aaral din po na, although kailangan pa na po ng additional data, lauric acid also, ang sinasabi ay it whitens your teeth as well. Pwede rin po ito sa bata, pwede rin po ito sa matanda. Okay. Now, ano lang po ang setback dito, no? Kasi syempre yung ibang tao medyo parang hindi nila gusto yung lasa ng parang coconut. Tapos pag mayroon po mga available sa botika na mas mataas yung lauric acid content na medyo may kamahalan siya. Pero nawala na po kasi yung rancid taste, yung parang agda na taste. So meron din pong available na ganun. Ang virgin coconut oil po is an organic substitute for the commercially available mouthwashes. Now, bakit po maganda rin yung virgin coconut oil? Hindi po kasi ito dumaan sa heat process, ano? Ibig sabihin, buhay ang content nitong virgin coconut oil na to. Buhay ang lauric acid po. Dahil sa cold compress po ito, nag-undergo sa cold compress. So, walang namatay na content, na ingredient itong extract ng coconut na ito. Okay, bakit din po maganda sa dentista? Bakit ko nire-recommenda ang virgin coconut oil? Okay, pag nagmumug po kayo ng virgin coconut oil, 30 seconds lang po, 30 seconds lang ha, yung kung may naririnig po kayo na mouth pulling, eh hindi po yun ang aking concern. Hindi po yun. Sa akin, you use it as your mouthwash. You use it as your mouth rinse. 30 seconds, and then you spit it out po. Okay, when you spit it out po, makikita nyo po na 30 seconds, parang namumuti po siya, namumuti. So, huwag nyo po isa-swallow kasi nandun po yung dumi. Andun po yung mga mikrobyo. So, you have to spit it out po. So, I suggest, huwag po sa, not in your sink, huwag po sa sink, but in your toilet seat. Kasi ho, magka-clog yung sink ninyo eh. Dahil oil po siya. Sa isang dentista. Bakit? Gustong-gusto ko siya. Bakit gustong-gusto ko siya? Ano bang naitutulong ng virgin coconut oil na iyan sa ating bibig, no? Sa ating bibig. Okay, when you gargle the virgin coconut oil, yung virgin coconut oil po reacts with your saliva. Ano po ang nangyayari? Nagkakaroon ng saponification. Ibig sabihin, nagpo-form ng soap-like formation. Parang mayroon kang sabon doon. So, ano nangyayari rin po? Yung mga mikrobyo sa loob ng bibig po ninyo, kung may COVID man kayo, o kung ano pang infection, lahat po ng mikrobyo, hindi po didikit sa ngipin, hindi didikit. Dudula sila, sasama yun doon. Sasama po doon para mailabas ninyo. At kung ano man ang naiwan doon na virgin coconut oil, at kung may naiwan po mong mikrobyo doon, since nandun ang oil, it will release its antimicrobial properties. Ang pangatlo ay ang medicated mouthwash na magagamit natin during this COVID-19 pandemic. Pag bumili po kayo sa butika, hindi kayo tumingin sa brand. Huwag po kayo tumingin sa brand. Tumingin po kayo sa likod ng botelya. Ano po yung active ingredient? Pag may nakita po kayo na chlorhexidine, yun po. Chlorhexidine is said to be the most effective antimicrobial and anti-plaque mouthwash na available sa market pong ngayon. It is very effective in bacteria, gram-positive and gram-negative bacteria, very effective in viruses, even HIV, hepatitis, Hepa B viruses, and sa COVID-19 po, yan ang nire-recommenda nila. No? Bakit po maganda ito? Lalo na kunyari na hospital na naka-ventilator, yun ano, yun din po ang ginagamit ng mga hospital na panglinis ng bibig, panglinis ng mga sores, yan, yun po. Ang kanyang substantivity po ay 12 hours. When you gargle it, either 5 ml or 10 ml. Kasi po kung 10 ml, baka masyadong marami sa inyo. At since medicated po ito, no? Chemical kasi siya,
maanghang. Masyado siyang maanghang and makaka-irritate sa mouth natin. Sa akin po, no, personally, mga 5 ml is enough for me. Mumugi nyo, 30 seconds, lahat po ng mikrobyo mawawala until dito sa throat natin. Among all the mouthwashes, siya lang po ang tumatagal sa bibig natin, which will release its antimicrobial effect for 12 hours. Okay. Siya po yung pagmumog, didikit po siya sa mga mucosa natin. Ito, sa paligid. And it will release its antimicrobial effect for 12 hours. So, maganda po ito sa umaga, then sa gabi, kung matutulog na kayo. Kaso, during the day po, ano, syempre kumakain tayo. At pag kumain kayo, eh mawawala rin po ang bisa nito. Ang setback lang, ano ang mga side effects? Okay. Ang chlorhexidine po, although it is the most effective antimicrobial mouthwash available now, syempre chemical po ito, ano, merong side effect. The chlorhexidine, you can only use it until 2 weeks, maximum po until 1 month only. 2 weeks, tama na po iyon. Kung may viral infection kayo, in 2 weeks time, medyo okay na po kayo eh. Now, bakit? Bakit hindi pwedeng tuloy-tuloy po ito? One, dahil chemical po ito at masyadong malakas, it will give you a stubborn brown stain. Para po kayong nagtatabako. Una, bago pa kayo magkasakit, ang puti-puni ng ngipin ninyo. Pagkatapos po nun, eh naging brown para kayo nang ninigarilyo, para kayo nagtatabako. Second, since chemical po ito and it stays in the mouth for 12 hours, okay, it dries. It dries your mouth. At hindi po maganda pag nagiging dry ang mouth natin. Dapat may mga saliva. Kasi po, bigay ng Panginoon sa atin ito dahil yung saliva, it contains enzymes that protects the teeth from these microorganisms as well. Okay, now, yun, nagda-dry yung mouth ninyo. Also, nag-alter din po yung taste. Wala kayong panglasa. Pero kung may COVID naman kayo, talagang na-alter na rin po talaga yung taste. No? Sa sobrang lakas din po nito, sometimes, sa sobrang lakas, namamaga po yung mga salivary ducts po natin. Nakaklag siya eh, nakaklag. At nagiging masakit din po iyon. Yun din po ang nagdadala kung ba't wala rin tayo laway. Another medicated mouthwash po na pwede ko i-recommenda sa inyo as an alternative to chlorhexidine, ano? The hexetidine line. Hindi po ito pareho ng chlorhexidine. Ang hexetidine po, available din to sa drugstore. Meron siyang brand name na basta alam nyo rin po yun. Kilala nyo rin po yun. However, ang hexetidine po is another effective antimicrobial, anti-plaque, preventive mouthwash. However, ang substantivity lang po nito ay 90 minutes. 90 minutes lang po iyon. So, between 12 hours and 90 minutes, kayo na po ang mamili. Now, sa side effect, parehong-pareho lang po ng side effect ito. Parehong nagba-brown ng stain, parehong nagda-dry ng mouth. Kung may sores po kayo, medyo mas mai-irritate ang mga singaw-singaw po ninyo. Pero makakapatay po ito ng mikrobyo. Ayun po. You can also use this longer than about a month. You can use it minimum of 2 weeks. Kung talagang ano pa yung infection, maximum of 1 month po. Ito po mga mouthwashes na ito. Natural, which is salt solution. Ang organic, which is virgin coconut oil. Ang medicated, which is the active ingredient, are chlorhexidine or hexetidine, or ito po ay makakatulong sa inyo to manage any infection in the mouth, any viral infection in the sa atin, at ngayon na marami po sa atin ang may COVID-19 infection. Tandaan lang po ninyo, ang mouthwashes are just adjuncts or helpers in order to keep our mouth clean para mawala po ang mga mikrobyo, hindi masira ang ating ipin, hindi tayo magkaroon ng gum diseases. Helpers meaning wala pong magiging substitute sa proper toothbrushing and mouth flossing. Okay, ito po ay mga pangtulong lamang. Okay? Ulitin ko lang po ha, pag may alcohol base po, hindi pwede po sa bata. Hindi po pwede sa bata ang mga medicated mouthwashes, especially for 6-year-old and below. Bakit po? Magkakaroon po sila ng systemic toxicity. Okay, pag chemical mouthwashes po,
at may mga mouth sores, mas maa-abrade po. However, mas maa-abrade yung inyong mga ulcers, masasakit. So, meron tayong alternative, hindi po ba? Yun ang salt solution ninyo or ang virgin coconut oil. Sana po ay nakatulong po ako sa inyo ngayon in managing your infection. Please get well, stay well. Tandaan po ninyo, a healthy mouth is a healthy body. Bye! Mga kapatid, kindly watch the video para po mas ma-review natin ulit ano, yung pinag-usapan po natin kanina. Enjoy!